Kayo'y nanonood kay RSJ. Mabilisan lang, so ano tayo ngayon, alamat ng sapin-sapin. Pero ang kwento ay continuation ng story ng tatlong chismosa na sina Debbie, Tiffany, and Britney. So ito na, ang alamat ng sapin-sapin. So ito na. So yun nga, nadinigan ng tatlong chismosa na meron daw di umano na mangkukulam sa bahay nina Claire at Leon. So yun na nga at pinagkalat na nga nila sa bagong bahay na tinutuluyan nila. Mga kapitbahay, mag-iingat kayo. Dahil sa bahay ng mag-asawa na sina Claire at Leon, meron mangkukulam. May mangkukulam sa bahay nila. Ayun, sabi nila, no? Di pa ni Debbie at Britney, no? So, nagpanik yung taong bayan doon sa barangay na yun. So, nakakating ngayon sa, ano? Sa chairman. Ang pangalan ng chairman ng barangay na yun ay Chairman, ano? Chairman Piranha. So sabi ni Chairman Piranha, ako, nakaka-alarma to. Baka maraming mabiktima dito sa, ano, sa bahay natin. So, pinuntahan na nga nila kasama ng mga tanod. So, magandang gabi po. Yung kumatok na nga si, ano, yung chairman tsaka yung tanod. Tapos sabi niya, ano, niyoksan na nga yung pinto, sabi ni mag-asawa na sina Leon at Claire. O, chairman, napunta po kayo dito. Ano pong atin? Nabalitaan ko kasi, sabi ni chairman, nabalitaan ko na meron daw mangkukulam sa bahay niyo. Nako, hindi po totoo yun. So, yun na nga. Kahit i-check niyo pa yung bahay namin. So, yun. Ano tawag dito? Sinerge na nga nila. So, wala sila nakita eh. So, saan niyo po ba nabalitaan yan? Sabi ni Claire. Mayroon kasi ditong tatlong lola eh. Pinakalat na mayroong nadinig daw na may mangkukulam sa bahay niyo. At tagaluto niyo pa daw ng ulam. Tapos sabi ni Lynn, hindi. Nagkamali ng dinig yung kung sino man yung lola na yon, tatlong lola na yon. Kasi nag-aaway kami na ni Claire kasi dahil sa ulam. Sabi ko, hinanap niya yung ulam. Sabi ko, nasa mangkok yung ulam. Nasa mangkok ulam. So, baka nagkamali na ng ano yun, pandinig yung tatlong lola na yon. So, nagalit yung chairman. Nako, pasensya na sa abala ah. Pero hayaan nyo, ipapadakip yung tatlong lola na yun, kung sino man yun. At magpo-post ako ng ano, reward money. So, yun. Sige po, chairman, okay lang po. Sana po maklik po yung name namin. So, yun. Public apology na ngayon. Si chairman, no? So, yun, sabi niya, sana mega po. Nais ko na humingi ng paumanhin sa mag-asawang Claire at Leon dahil sa maling impormasyon na natanggap namin. So, yun. Kiniklear na namin ang name nyo. May megaphone pa, no? So, yun. Tapos, ipanawagan si ano, no, si chairman, no, sa makapagtuturo sa tatlong lola na to. Kasi na-picturean na eh. Ibigyan ko ng reward na $1 billion. So, yun. Nabalitaan na nila, ano yun. Ilan.
Tiffany, Debbie at Brittany, no? Sabi ng tatlo. Sabi ni Debbie, ako patay. Ano? Huhulihin daw tayo ng ano? Ng chairman, kapahuli tayo. May reward money pa. Tapos sabi ni Tiffany, ako paano yan? Tumakas na tayo. Tapos sabi ni ano? Sabi ni sabi ni Brittany, O sige, tumakas na tayo pero sandali lang. Bakit? Bibili muna ako ng ano, ng sapin-sapin. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng sapin-sapin. So ano ang moral lesson ng kwento sa alamat ng sapin-sapin? Ang moral lesson ay, kapag walang pagkain, huwag kumain. Thank you.